Ano, Jeff? Sari-saring isda na kilaw namin. Welcome back, mga ka-adventure. Another day is another adventure. Naging kung bago pa lang po kayo sa channel natin, mag-subscribe na kayo para updated po kayo sa lahat natin mga bago adventure na ginagawa. Nakagaya po nito. Maraming salamat and God bless you. Galit mo na tayo. Lami kayo. Kanyang-kanyang bibi na tayo. Kayo, paos. Kaya na paos. Next trivia, mga ka-adventure. Sino ang babae may pinakamaraming anak sa buong mundo? Good morning, mga ka-adventure. Another day? It's another adventure! Yo! At mag-almusal muna kami. Okay. Ano ulam? Inilaw turay, pakseo, inihaw na turay. Ano to? Inihaw, turay-turay. Inihaw, sinilaw. Dami langaw. Lalga, lalga. Yan ito, mga ka-adventure. After namin kumain, mild lang. Mamama na kami today. Let's go! Lamig kayo, chaman? Lamig kayo? Kaya pa. Ano, Jeff? Sari-saring isda na kilaw namin. Kaya dagdagan lang ito mamaya ng tangay gilaw ang kikilawan mamayang hapon. Ngayon, turay lang muna. Pang kuan na ito, pang abrigana lang daw para makahuli sila ng tangigi. Sarap. Tapos na kami kumain, mga adventure. Ito na kami sa bangka, loading. Paana kami. Native channel. Si Sid, si Madiskarting Maki Spearfishing Adventure Vlog kasama natin. And si Primeras. Good morning. Good morning, mga ka-adventure. Kape, kape. Shout out si Element. And shout out sa bagong wetsuit. Bagong wetsuit. Pero bago ang lahat, shout out sa nag-sponsor to. Bagong wetsuit. Bagong wetsuit. Adventure sa paboritong spot ang Tres Reyes. Yo bro, wala wala kang intro ay jo bro. Paboritong spot yung flashlight. So sige, mga adventure, preparation time and see you down there po. Let's go! All set na, mga ka-adventure. Tara, samahan niyo ko sa ating unang sisid sa araw na ito. At ang lalim po ng aming pong sinisisiran dito sa Tres Reyes ay inaabot po ng 10 metro ang lalim nito. At ambush type yung ating pong ginagawa kasi wala tayong napapansing mga isda sa paligid. Kaya nagtry tayong magtawag, magfish call at magdusting na rin at the same time. Tignan natin kung meron bang lalapit sa ating pagtawag. Ito ang visibility na lagi naming ini-expect dito sa area namin, mga ka-adventure. Gawa nga po ng isla itong pinupuntahan namin or kami at malayo kami sa mainland, pero may times talaga na hindi talaga may iwasang lumalabo ang dagat sa gawa po ng maraming mga factors na nakaka-apekto sa paglabo ng dagat. But still, we're so thankful sa Panginoon sa patuloy na pagkakalog ng mga biyaya, kasi naman po ang biyaya namin natin sa araw-araw ay nasa paligid lang. So ang kailangan lang talaga na ating gawin ay magsipag at i-claim yung ating pong blessings every day. Dahil ang mga blessing na yan ay iba-iba at consistent sa araw-araw natin natatamasa. Another dive and another waiting game, mga ka-adventure. Nagtago ako dito sa ilalim ng isang table corals or tanggapa.
at naghantay kung meron bang lalapit. At ako napapansin po ninyo, napakaganda talagang pagmasdan itong mga kulay blue na palata or mga damsel fish. At ang mga damsel or palata ay napakarami po ng mga uri at ang dami rin maliliit na isda. Kaya lang hindi sila yung target natin. Mulmol, napakarami ding mulmol dito sa area namin. Kaya lang pass tayo sa ganyang uri ng isda and we're looking for something big. At talagang nakaka-amaze at napakasarap ulamin ng mga malalaking isda. Kagaya ng mga pelagic, king mac or mamsa o malagon. Same day and same spot pala ang pinuntahan namin ng grupo ng Primitive Islander and Tribu Isla, mga ka-adventure. So nasa unahan lang sila ng konti doon sa area kung saan sila madalas makakuha ng mamsa at ng luba. Kami naman ay dito sa bandang gitna ng apat na bato dito sa Tres Reyes at kanya-kanya kami ng paghahanap ng target nila Kuya, nila Sisid at Native Channel. Pero nung wala kami nakita dito sa may malapit lang na area or sa mababaw, ay nag-move kami ni Sisid or ni Nathan doon sa somewhere malalim ng konti dahil wala kasing agos sa mga panahong ito. At again, isa sa pinaka best time talaga sana na mag-hunt ay yung merong katamtaman hanggang sa hindi kalakasang agos, mga ka-adventure, dahil kapag gumagalaw po ang paligid ay napaka-active din ang mga isdang patuloy lang na lumalangoy. At kung napapansin nyo po ay winawagwag ko yung ang tali na na-entangled sa akin pong fins dahil delikado po yan, so dapat maging aware tayo. May lanuan sana tayong nakita pero pass tayo dyan. Pag tayo po talaga ay consistent na sumisisid, mga ka-adventure, napaka ganda po talaga ng pakiramdam at nakakapagpigil tayo ng mas matagal at nakakasisid ng malalim at especially kapag ka nakakapagpahinga po. So advice natin lagi sa ating mga kapwa maninisid na magpahinga ng tama, kumain ng wasto at mag-dive ng may kasama na lang, sa ganun ay ma-enjoy at talagang confident kang sumisid dahil alam mo na merong nakatingin sa'yo. So again, never dive alone. Yung ganitong uri ng mga bato ay paboritong pagtaguan ng mga ilak at mga mamsa. May nakita akong buntot ng mamsa sana, kaya lang hindi na bumalik dahil nga nakagawa tayo ng ingay na hindi niya siguro nagustuhan. Kaya nawala at hindi na bumalik. Even nagantay ako ng mga ilang segundo, ngunit wala talaga. Kaya okay, move on at inikot namin yung pinakahuling isla na may kantiladong parte. At again, confident ako dahil kasama ko nga si Nathan. Dahil ang target namin this time ay something malalaki at sa malalim na area kami pumunta. At ayun, nakakita tayo ng grupo ng mga talakitok. Pinili natin yung mas malaki ng konti. And ayan, ang ating unang isda para sa araw na ito. Tumira na ako, mga ka-adventure, naniguro tayo dahil medyo matamlay nga yung area nung pagsisid namin. Kasi kung napapansin po ninyo, talaga napakapayapa ng dagat at walang agos. At nag-move kami sa unahan ng konti at eto, may nakita akong naglalabas-pasok na red card dito. Kaya dali-dali ko po itong binaba. Ito pa yung isang uri din ng lapu-lapu at syempre napaka-the best niyan, isigang. Kaya eto ang nangyari. Spine shot. Nakita ko na kagad ito, mga ka-adventure, kaya nagbawas ako ng konting load ng pana na nasa ganun ay hindi masta kasi nga mas safer hunt, mas productive hunt din kung tawagin. Nakasanta lang pala siya. Wala pala butas doon.
Gila-gila kita flashlight kasih kita lah mas. Secure na ang ating pangalawang isa sa araw na ito mga ka-adventure. At kung inyo po talaga napapansin ay napaka-payapa, napaka-kalmada po ng panahon. Ngunit kakauwi lang po namin yan galing sa Dayo. Nagpahinga lang kami ng isang araw. At dahil nga may kalabuan ng tubig sa malayo ay hindi kami nagdayo ulit. At kinabukasan ay nagtungo kami sa Banana Island. At nung sumunod na araw naman ay sa bayan ng Coron. At tinanong ko si Nathan, si Sisid, kung sisisid ba siya. At sabi niya ay hindi. At ako po ang unang bumaba. Pinuntahan ko itong bato kung saan nakakita ko dati ng Harlequin Sweet Lips or Labian. At may napansin akong isang anino ng malaking isda. Kaya hindi na ako nag-atubiling nag-pull ng trigger. Oriental Sweet Lips or Lifting Budlisan ang ating pangatlong isda para sa araw na ito mga ka-adventure. At ayan, sumisi din pala si Nathan at chinek niya kung ano yung ating islang nahuli. At sabi na lang kami umahon. Si Nathan naman ang ating pong pinasisid at itong sinisisira naming area ay nasa 16 na di pa. 16 fathom or nasa almost 30 meters na mga ka-adventure. Medyo may kalaliman na po ito talaga. At hindi lang makatagal si Nathan dahil nasasagad na po yung kanya pong buya. At pagtingala ko po ay may tatlong bangka na parating. At yan po ay ang mga bangka na mga kaputok. Narating ko na dati ang area na ito mga ka-adventure at napakarami po akong isdang nakita dito. Dugso, red bass, big eye emperor, maming. Sobrang dami po ng maming. Nung time na pumunta po ako dito, siguro ang pinakamaliit pong maming ay around 5 to 6 kilos at ang pinakamalaki naman ay nasa around 20 kilos at 10 piraso po ang lapit nila sa akin. At syempre, hindi tayo tumitira niyan. Endangered yan masyado. Mulmul nga, na hindi pa endangered ay hindi tayo tumitira. Maming pa kaya. At pagstay ko ng mga ilang segundo, patingin-tingin ako sa ilalim ay may nakaagaw ng aking atensyon. Isang coral trout or suno mga ka-adventure. Good size na rin siya kaya nilapitan ko ng husto at ako napapansin po ninyo ay naka one hand lang tayo sa pagtira nito dahil may kalaliman na at wala nang masyadong recoil. Hindi kagaya nung nasa mababaw napakalakas pa ng recoil or sipa niya. Napakaganda talaga sana ng spot na to mga ka-adventure. Medyo nakakapagod lang po talaga dahil may kalaliman at kailangan pong mag-ambush at magantay ng mga islang lalapit sa paligid. Kaya kailangan talaga ng dive body dahil kung napapansin po ninyo ay talagang kailangan kong mag-inhale, mag-exhale, mag-inhale, mag-exhale hanggang sa totally makarecover ako bago ako mag-secure ng islang akin na huli dahil nga may kalaliman na yung spot. At dahil kailangan nating sumisid ulit mga ka-adventure ay nag-decide ako na isabit na muna yung aking huli dito sa aking buya. At kailangan ko siyang hilain malapit sa akin bago ako sumisid dahil nga yung aking pong buya ay nasa 18 meters lang, 18 di pa or fathom lang po at ang sinisisiran ko ay nasa 16. So halos konti na lang talaga yung allowance na natitira at hanggang doon na lang ako muna mag aantay or magtatawag ng isda kung meron ba tayo nakita. At dito sa pag-dive natin ito ay may naistorbo tayong Harlequin Sweet Lips nung pagpukpok natin sa bato at ito yung nangyari.
nagulat at lumabas sa bato yung Harlequin Sweet Lips, mga ka-adventure or labian. At kung napapansin po ninyo ay kailangan ko pa nga siyang lapitan at babain ng ilang metro pa bago ako totally nakatira. At since na sumabit yung ating pong plopper ay hindi ko muna siya hinila ng hinila at kailangan ko munang mag-surface dahil again, nakakapagod ang lalim. To the rescue agad si Sisit, mga ka-adventure, dahil may kalaliman talaga at inaya ko siya na magstay pa kami dito ng ilang dives pa, pero sabi niya ay hindi pwede, masyadong crucial yung ganito kalalim at hindi rin niya kinakaya dahil nga medyo may kalaliman na. Ako lang naman po ay nagkaroon lang ng confident na sumisid sa ganito kalalim dahil nga po kasama ko siya. Pero alam ko naman po yung aking pong limits, pero sometimes talaga ay kapag natitempt tayo at nilalapitan tayo ng mga isda tapos nagantay tayo, nag-stay tayo ng mga ilang segundo pa sa ilalim, ay napakalaking bagay na po yan in terms of hangin. Kaya again, dive safe always po. Hindi na sumisid dito si Sisid, mga ka-adventure, sa spot na pinapanaan ko dahil nga nakakapagod talaga. Kaya nag-check pa ako for the last time kung meron pa ba tayong posibleng matirang isla dito. Pero nung wala po akong nakita ay umahon kami at bumalik na kami sa bangka. Nakita tayo sana tayo ng tangigi. Sayang hindi lang natira gawa po ng medyo malayo. Hindi ko rin na-on yung camera kasi I'm expecting sana na mag-on ng camera kapag mas malapit na. At napaka-amazing talaga ng ganitong visibility. Kaya lang may times talaga na ang isda ay hindi consistent na naandyan. Kumbaga meron silang time kung kailan sila pumupunta sa area at umaalis. Especially kapag feeding time po nila. So kagaya ng lagi nating sinasabi, ang pinaka best time para po maghunt ay or mamana ay pinaka maaga sa umaga at pinaka late naman sa hapon. Welcome back dito sa dalawang Golden Trevally. Nakita ulit kami after a while. At bago po kami tuloy ang umahon at sumampa sa bangka ay nakuhanan tayo ni Sisid na nag-aantay ng something na pwede nating matira underwater. Ang ating mga matatandang mangingisda nung unang panahon, mga ka-adventure, ay hindi bumabase sa weather forecast. Sila po ay bumabase sa kung ano ang nakikita nila sa nature. Kapag lumubog daw po yung araw at napakapula nito nung lumubog, ay either napakainit or may malakas na ulan na parating. Pero depende yan kung amihan or habagat. At dahil napakapayapa ng tubig tapos may mga umaanod na mga kulapo or mga seagrasses, in few days time daw po ay may masamang panahon parating. At yung mga ibon na nagpa-find ng shelter kapag mayroong parating na mga masasamang panahon. So ngayon na lang po tayo nakakakita ng mga applications na nagsasabi about weather forecast, pero again hindi pa rin ganun ka-accurate. But still thankful sa kung ano ang ating pong na-experience at naranasan by the Lord's grace. That's it and enough hunting for today, mga ka-adventure. Uwi na po kami at magluluto, kakain dahil meron po kaming pupuntahang lugar at malapit nang bumalik sa puerto si Sisid Nathan. Kaya ipasyal din natin siya saglit. Tara,
Ang sigang mga ka-adventure. Courtesy of CCD. Yeah, no? Kulot na to, kulot na. Kulot na? Oh, ito. Tapos, yeah, pang inihaw. Ilak, tsaka sing-sing. Ito na to siya. Siya, oy! Garlic na eh. Yara. Balik sa tumbay. Plasa kuha ng gamit. Wala si chairman mga ka-adventure, busy, meron pong ginawa or may pinuntahan. At dahil na pabenta lahat ng isda. Nay! Manok na lang daw namin. Nay, sabay ka na, Nay! Kaya si chairman nagreklamo na raw, manok na lang daw. Huwag na lang daw puro isda. Kaya mukha na raw siyang sukoy. Maka na ba? Ano mukha? Mukha ng sukoy si chairman. Rinabe, rin niya. Sabi kasi nila, sige na daw kain si chairman ha. Hirap yan ang katungkulan ni chairman dito. Dali! Ay, mukha na ko siya. Masan! Oh, sinawan. Ma. Sinawan. Suran mo, may suran rin. Ha? Ano nga dyan? Tang tupugi, ang surahan. Tang tupugi. Oo. Ito lang mga ngayon. Kaya tayong kuhan dyan. Sabaw. Naitinuha dyan? Hindi mukha ang siba, surahan yung gusto. Ayun na nga, siguro. Makapanag-surahan. Ay, makahabol. Medyo kapanag-pan. Dan. Ok. Pero ano eh? Hindi kayo? Aso-aso ba? Mga ka-birds. Hindi problema na raba yung mga kapwa lagi. Very bad. Nangatot na sila ng mga nangatotyo na. Nangalos-los na sila. Mga reyos na. Ah. Yun no? Ang sabi mo lang, like tigi, sumban na sila. Namik kayo. Wala nang inikam to mga ka-adventure. Galit-galit muna tayo. Lami kayo. Kanyang-kanyang bibi na tayo sa siya tayo. Kaya ano eh, paos eh. Kaya mo na paos din. Ano, Dib Channel? Kung sige lakaw, tika paos na Dib Channel. Okay kayo. Tulog ang kain. Panikamot na tayo. Iwa si chairman. Tulog mga ka-adventure. Lami kayo eh. Mi kayo. Ayan mga adventure, isang mapagpalang hapo po sa ating lahat at hindi pa tapos ang araw pero another adventure na naman ang gagawin natin. Today ay pupunta kami sa Banana Island at hindi kami muna dito matutulog sa isla kasi kailangan natin ipasyal ang ating bisita. Yun! Bisita! sa Banana Island kami matutulog. Nandun yung bangka ng Big Green Boatman tapos sa may kukunin kasi ako doon pang monoline. And then bukas ay mamamana kami doon sa Ditay Tayan. Tapos sa picnic style kami. Kaming tatlo lang muna kasi since na malabo pa yung dagat sa laot, hindi kami makapag dayo. Ay dito lang muna kami sa malapit. So try something new na hindi namin usual na ginagawa. So let's go! Malapit na kaming umuwi! Eh mga ka-adventure, dito kami sa Banana Island. Sunset later. Ayan, ito yung channel oh. Yeah. Ayan yung ating bisita oh. Grabe. I'm on vacation every single day. Yung bangka parating pa lang po. Ayan pa lang. Galing ko ron. Yan. Yeah. Sige. Ito yung channel, punduhin lang sana kalit ang ulin para di isa makuha. Ganda.
Banana Island mga ka-adventure is isa sa sikat na mga beach destination dito sa Coron kapag island escapade yung tinawag na tour na ibubuk po. At ito po ay the best island or mga beach. So, three best beach destination po. So, Malkapuya, dito tayo ang Sandbar, at itong Banana Island. So, eto ang kanyang itsura. Adventure. So, bago po tayo magtapos ay dumakop muna tayo sa ating pong shoutout, sa ating pong pinakauna nag-comment, si Dingkong Dave. Sa ating top 5, sila Miss Ellen Tandog ng Hong Kong. Adventure with Hermie, Rian Brian Cabanes, Jubel Aguno, din si Franklin Vargas po. And shoutout din po kay Pastor Benon or Binoni Bihag and Family Argamosa na nasa Canada po ngayon. Looking forward to see you po, Pastor, sa bayan po ng Coron or sa kanin po. And shoutout din kila Pastor Mark Mauricio ng Calvary Baptist Church, kaya Pastor Bong Magbanwa ng Karamay Rojas, and Pastor Kim Palomo ng Central Coromandel Baptist Church of Coron, and Paul Tayag ng NAPSA naman. And shoutout din natin yung ating mga nakasagot sa ating pong patrivia na ang sagot ay kamay. Parating ng katawan ng tao na may pinakamaraming buto. Charwin, Amidge Curse, Jen Amor, Jisrael Lopez ng Buhol, Adrian TV, Nornalyn Constantino, Taga Isla Channel, G. Domingo, George Alias, Ronnie Lucena, Ruel Balabo, Sharon Joy Ligaspi, Jericho David, Bobby Cialos, Eva Calamba, Virgil Ernacio, Mr. Suave, Noel Orbeta, Ken Ryan Alinciano Mendoza, Lou Natalab, Noel Guillermo, Romeo Escamillan, Leo Ayo, Marvin Liorca, JR Patak, Master Rich, Salvation Atkison, Nino Dumamon. Ayan. And then shoutout din natin sila Joel Gonzalez. And advance happy birthday po pala kay Maria Elaine Mamplata. And belated happy birthday din kay Miss Oliva Mendoza, birthday niya po kahapon. At shoutout kay Marvin Taga, Brody Fernandez ng Laguna, Kent Andrew Makapayad ng Cagayan de Oro City, Orlando Pring ng Lubao, Pampanga, Vic Locano ng Dubai, Erica Garcia ng Bicol, Mary Shane Cabanes, Anila Cazon, MMC, Arnel Miparanum, Dilianes and Madeha Family ng Caloocan, Jeremy Parafina ng Sambuanga, Charwin of Good Hands Water Specialist Incorporated, Pulanti Family ng Ilocos Norte, Brian Paginto ng Bataan, Emil Carlos ng Digos del Sur, Copico Gaming ng La Union, Jerlyn Grace Goh Palay ng Puerto Princesa City, ayan. At Hector Laguatan ng Negros Oriental, Jan Philip Sacro Canoo ng Palawan Free Diving with Coach Ali, Gerald Rosiana ng Mandaluyong, Rosalinda Hipolito, Real Duarte, Lods, dagang salamat kayo mo. Annalyn Mier ng Danao, Cebu, Tabao Suarez Family ng Negros Occidental, Ledor Mocojack, Jean Agno, Abonales and Olarte Family ng Paraniaque, Niro Bianco ng Rome, Italy, Jennifer, kay Roy Lungino and Family ng Dinagat Island, Genera Alinabo ng Negros Oriental, Jomar Monter ng Laguna, Miss Michelle Casundo and Kids from Leyte, Miss Elisa Gomez ng Delano, California, Miss Christine ng Qatar, Miss Glenda Banstro, Miss Silamar Narag, Edward Marcaida ng Toronto, Canada, Wayne Cabanlet ng Dumaguete, Baslan AG ng Bye Bye Leyte, Idol Terso Manulat Laurio, maraming salamat po, Miss Anonymous Larisanti, Albic, Oka, and of course, Brother Jeff Harabe ng Team Harabas and the rest of the Team Harabas, Jules Madrid, Ruel Balabo, Sandy Official ng Bicol Sorsogon, Jeffrey Lincona, Romini Puresa, Julian Hubiera ng Sultan Kudarat, ABS Spearfishing Diaries, Taipin Adventure TV, Domingo Jr. Dilema, Extreme Moto Vlog, JR Official Vlog, Cesar Rotoni, Leonardo Catailo, Chona Clarito ng at Pipoy ng Italy. Ayan. Jimmy Lubitana ng Usamis, Rambong Tagaista Vlog, Bel Motonian ng Kuwait, Michael Urong, Sparkle, Macau OFW, Ike Toleran, Ariel Bungo, Master Rich, Richard ng Dublin, Ireland, Timoy Buholano, Eleman de la Peña ng Dumaguete, Ricky Bandal ng Marikina, Badge Fishing ng Madre de Dios, Cebu, Pape Basibas, Ryan Gamalo, Anthony Mark, Bandiola Family,
ng Iloilo and Villanueva family ng Nueva Ecija, Bernie Roland, Sai Ranuco ng Damam KSA, shout out po. Buhay Estudyante Channel, Danny Gonzalez, Wilfredo Ancheta, and si Ate Lani Icoli, shout out po sa inyo. Abrail Almadin, Farid Faruque, Pape Barista TV, Noel Gallo, Angel Bakaling, Aikel or Ike Abadin ng Dubai, Roger Ox Koyfish, Pagubasa ng Taiwan, Roel Torres, Joel Dilin, Isha Dibaginan, GM Perez Tochichi ng Kuwait, Negro Fishing, MR King Buniao, Amalia Fuller, Joel Punay Vlog, Ejut Goy, Leo Ayo ng Iloilo, Hanford and the San Jose family ng Antique, Rodel Tejada ng Taguig, Bebot Vice, Marlon De Jesus, Gilbert Ramacula ng Hilongos Leyte, Espiritu Family ng Ipel Sibugay, Vivian Maayo ng Boracay, Melinda Gokong, Carmelo Soriano III ng Misamis Oriental, Kabosing GM, Magic Rose TV Mix ng Puerto Princesa City, David Limits ng Cebu, Darjel Beltran ng Saudi Arabia, Johnny Onabia ng Dumaguete, James Michael Okindo ng Puerto Princesa City, Adrian Villaflor, Tonjan Tejada ng La Union, Dante Guapo ng Doha, Kamaslam TV ng Unimicron Taiwan, Margie De Rueda ng San Jose Romblon, at si Ariel Norbe ng San Pedro Cebu. And sa ating po mga hindi na shoutout, ay we'll see you in the next adventure.